Pinagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa CCF at sa amin pong unang series sa taong 2022, ang Fit for Life. Ngayong araw po natin tatapusin itong series na ito at next week mag-uumpisa po tayo ng panibagong series. Hulaan niyo po kung tungkol saan? Siyempre, tungkol sa pag-ibig. Diba? Sabi nga ni Kabayan, pag-ibig ang kasagutan, Kabayan. Yan. So titignan po natin muna yung paano natin tatapusin itong series na ito, itong Fit for Life. So, tignan natin pabalik. Ano ba yung mga natutunan na natin? No? Unang-una po dito sa ating series, pinakilala sa atin yung mensaheng Develop the Habit of Prayer. Napakahalaga po na atin pong tinitrain yung sarili natin ngayong bagong taon na talagang nagdarasal po tayo, taimtim tayo nagdarasal, nagsispend tayo ng time with the Lord. Napakahalaga nun, isa yon sa mga keystone habits. Kaya yung pangalawang mensahe po ng Fit for Life ay build keystone habits. Ito po yung mga habits na kapag nagawa mo sa buhay mo, dire-diretsong magtitino yung iyong buhay. Eh kaya nga po ang inspirasyon natin dito si Daniel, eh, 'di ba? Si Daniel po dahil sanay na sanay siyang nakikipagtugon po siya sa Panginoon, meron siyang relationship sa Panginoon, sanay na sanay siyang binabasa niya ang salita ng Diyos. Talagang kahit sino pa po ang nakaharap niya, matino po ang buhay niya. Hindi siya nababaluktot, hindi siya nakukurap. Kasi matibay po yung pundasyon. Yun po yung keystone habits. And then, pinag-usapan naman po natin yung breaking bad habits. Tinignan po natin ano bang mga bagay dito sa aking buhay yung dapat kong alisin. Kung meron akong dapat alisin at dapat tigilan, pag nagawa ko yun, mas magtitino yung buhay ko. Ito po yung mga hadlang sa relationship natin sa Panginoon at mahalagang na-determine nyo po kung ano yung mga bad habits ninyo. Galing po dun sa mensahe nga ni Pastor Bong sa akin. At syempre po, nung week ng IDC, hindi ko alam kung nag-IDC po kayo, at isa pong mensahe ang narinig natin both sa AM service tsaka sa PM service, ang mensahe po ni Dr. Sean McDowell na bagamat wala pong title na ibinigay, ang mahihinuha po natin o makukuha po natin dun ay parang gusto niyang we have to begin spiritual conversations. At yung encouragement pong yun, dapat maging habit sa atin, lalo na't believers tayo ng ating Panginoon. Diba? Dapat makita po sa atin na hindi tayo naduduwag, hindi tayo natatakot na makipag-converse o makipag-usap batay sa ating pananampalataya. Pag pinagsama-sama po natin lahat itong mga mensaheng ito at yung mensaheng maririnig ninyo ngayon, mabubuo po ninyo yung concept kung bakit tinatawag natin itong Fit for Life. New habits to change your life. Uumpisan po natin ng linggong ito ang ating mensahe sa isang kasabihan. Sabi, sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me. Pamilyar po siguro yan sa inyo kasi nakikinig kayo ng Titanium or di kaya ng mga Taylor Swift songs. Diba? Ito pong mga parting ito, sticks and stones may break my bones. Yan palaging parte ng lyrics ng mga kanta eh. Diba? Pero nalilimutan natin to. Kasi mahirap itong gawin. Mahirap mag-admit ng but words will never hurt me. Bakit? Kasi ang totoo po, nakakasakit ang salita. Minsan nga po, hindi ka pa pinapalo eh, pero masakit yung sinabi sa'yo ng magulang mo. Parang kala mo, bugbog sarado ka na, di ba? Kasi nakakasakit po talaga. Ang pananalita natin, delikado po yan. Ito, bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Meron pong isang kwentong binahagi, no? Sabi, meron daw pong assistant na meron siyang boss. Yung boss po niya, napakalupit, napakatindi, napakasama. Alam niyo pong ginawa nitong assistant na ito. May halaman po yung kanyang boss. Mga plantito, plantita, ayan. May halaman po. At siya po ang naka-assign magdilig, mag-alaga ng mga halaman ng kanyang boss. At dahil iritang-irita siya dun sa kanyang boss, kung ano-anong sinasabi niya doon sa halaman. O, di ba, ayoko sanang sabihin kasi baka mamatay yung halaman ko eh. Di ba? Kung ano-ano pong sinasabi niya, mamatay ka na, malanta ka na, wala kang kwenta, wala kang silbi, ganyan. Habang nililinis niya yung desk ng boss niya. Alam niyo po nangyari? Ito po, yan, naging ganyan po siya. Diba? Nakakamatay talaga. Nakakamatay talaga salita, 'di ba? Pero ito po ay magkaibang plants po sila, okay? Pero ganun po talagang epekto.
Kapag tayo masakit magsalita, hindi natin nare-realize, may buhay na nasisira. May damdamin na nasasaktan. May pusong umiiyak. Kaya nga po sinabi sa Biblia ito eh. Sinulat po ng isa sa pinakamatalinong taong nabuhay dito sa mundo. At sabi po niya ito, "Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit." Sa Proverbs 18 verse 21 po yan. Anong ibig sabihin po nito? Nakasalalay sa ating mga dila, nakasalalay sa ating mga salita, ang buhay at kamatayan. Napakatindi, no? OA ba yun? Iniisip niyo ba ang OA naman itong verse na to? Pero ang totoo po niyan, delikado talaga. Kaya nga may kanta tayo sa Tagalog, di ba? Wag na wag mong sasabihin. Kasi kung masakit, wag mo nang sabihin. Wag mo nang ilabas. Pero paano? Paano pag totoo naman yung sasabihin ko? Nakikita niyo yung conflict? Kaya ito, napakahalaga ng mensahe natin ngayon. We really need to destroy the notion, yung atin pong concept, no? Na ang salita ay okay lang kahit masama ako magsalita, kahit mabuti ako magsalita. Wag tayo masyadong mag-depend dyan. Words lang yan. Hindi po totoo yun. Kasi words can destroy or build up. Kaya mahalaga po na nakikita natin, ang bawat salitang lalabas sa ating bibig, may consequence. May kapalit. May resulta. Kaya ang mensahe po natin sa pagtatapos ng Fit for Life, be a blessing with your words. Sabihin po ninyo doon sa inyong mga kapamilyang katabi ngayon o di kaya dyan sa inyong mga D group o small group, mga kachat ninyo habang kayo nanonood, be a blessing with your words. Kung kayo po ay nanonood sa YouTube ngayon, alam nyo pong nakaka-bless yung comment section ng YouTube, hindi ba? Pero kadalasan po may mga kung ano-anong troll na lumalabas dyan, di ba? Tandaan nyo po kung kayo ay troll at nang to-troll lang po kayo dito sa YouTube namin. Be a blessing with your words. Huwag na ho kayong maghasik ng lagim. Diba? Yan po ang ating bilin. Meron pong mga strong warning sa Biblia patungkol sa ating pananalita. Tingnan ho ninyo, si James na kapatid po ng Panginoong Hesukristo. Ito po ang kanyang bilin. James 1 verse 26. If anyone thinks himself to be religious and yet does not bridle his tongue but deceives his own heart, ano daw po ang epekto? This man's religion is worthless. Kahit na relihiyoso po siya, kahit na sa tingin niya, pinapakita niya na mabuting tao siya, kung hindi niya kayang pigilan ang kanyang dila, kung hindi niya kayang bantayan ang kanyang pananalita, peke lamang at walang silbi yung relihiyon niya. Diba? Yung religious po, ito po ay description ng mga taong Kristiyano sa panlabas. Alam niyo po yung Kristiyano sa panlabas na anyo, pag magdarasal pipikit. Minsan magaganyan pa ng kamay. 'Di ba? O pag magpe-praise and worship, tataas ng kamay. Minsan wala pa sa tiyempo pero tataas ang kamay niya. Pero pag wala nang nakatingin, totoo pa rin ba siyang Kristiyano? Hindi ba? Kaya kailangan you bridle your tongue. Yung bridle po, ito po yung nilalagay sa kabayo. Alam niyo po yun? Pag nakalagay yun sa kabayo, kahit saan mo siya hatakin, susunod siya sa'yo. Dapat napapasunod natin yung ating mga bibig, yung ating mga salita, yung ating dila. Paano natin yung gagawin? Pinaalalahanan po tayo ng Panginoong Hesukristo sa Matthew chapter 12, verses 33 to 34. Basahin ko lamang po ah. Sabi dito, either make the tree good and its fruit good, or make the tree bad and its fruit bad. For the tree is known by its fruit. So ano, gusto mo ba ng masarap na prutas? Aalagaan mo yung puno. Di ba? Pagsisikapan mong mamunga siya ng masarap na bunga. Kapag masama yung pag-alaga mo dun sa puno, masama rin yung lalabas na bunga sa kanya. Tingnan niyo po yung rebuke lumabas sa verse 34. You brood of vipers. Mga ahas kayo. Yan yung translation, di ba? You brood of vipers. How can you, being evil, masama kayo, yun ang nature ninyo, speak what is good? For the mouth speaks out of that which fills the heart. Ito po ang totoo. Lumalabas po sa bibig natin kung ano yung namumutawi sa ating mga puso. Kung ano po yung overwhelming amount of whatever that is sa hearts po natin.
So kunyari, madalas ho kayong magmura. Ibig sabihin, murang-mura po talaga yung nandyan sa puso ninyo. Diba? Kung madalas po kayong walang amor sa iba, ibig sabihin, walang lamang pag-ibig yung puso ninyo. Because the mouth speaks out of that which fills the heart. Alam nyo po, isa sa mga natutunan ko nung nagka-COVID ako ay yung kahalagahan ng oximeter. Diba? Napakaliit na tool. Napakaliit na tool pag kinabit mo, life and death. Diba? Nakakwento ko sa inyo nung isang beses na nag-speak ako na tuwang-tuwa ako na 91 yung score namin. Akala ko test eh. Diba? Pero apparently 97 pala yung normal. Muntik-muntika na nga pala kaming mapahamak. No? Pero maliit na bagay, pero lahat tayong mga nagka-COVID, lahat po tayong humarap sa COVID, talagang napaka-essential niya. Ngayon po, ang ating pananalita, ito po ay ang oximeter ng estado ng ating puso. Paano mo nasabi yan? Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Tama, mali. Diba? Kung sobra-sobrang galit meron ka, lalabas yan sa pananalita mo. Lalabas yan sa kung paano ka makitungo sa iba. Ano po bang madalas lumalabas sa bibig ninyo? Negatibo? Mapanira? Diba? Nagpatuloy po ang Panginoong Jesus. Tingnan po ninyo ang Matthew 12:36-37. Sabi ni Jesus Christ, "But I tell you that every careless word, hindi po every careless whisper, okay? Every careless word that people speak, they shall give an accounting for it in the day of judgment." Haharap tayong lahat sa paghuhukom at doon sa paghuhukom na yon, maging yung mga salitang sinabi natin, maging yung mga salitang binitiwa ng bibig natin, haharapin natin yun sa paghuhukom. "For by your words, you will be justified. And by your words, you will be condemned." Titignan po sa ating uri ng pananalita kung tayo ay palalayain o kung tayo po ay mabibihag dahil sa mabigat na kasalanan na yun. Kaya napakahalaga pong pinag-iisipan natin yung mga salitang lumalabas sa ating bibig. Ang careless po, translation na po yan. Pero yung original word po niyan, ang ibig sabihin ay thoughtless or unprofitable or injurious, mapanira, hindi pinag-isipan. Sa Tagalog po, kung Tagalog ang Bible niyo, ang sabi diyan, walang kabuluhang mga salita. Sanay na sanay po tayong nagsasabi ng kung ano-ano. O kung ano-anong kalokohan. Joke lang yun. Gaganyan tayo, di ba? Pero minsan po, yung joke na yun, sumusugat yun. Naku, matuto na po kayo sa akin. Mahilig po akong mag-joke. At apparently, marami po akong nasaktan. Kaka-joke ko po. Kaya sarili ko na lang yung gino-joke ko. Pero sabi ng asawa ko, wag. Kasi nasasaktan mo yung sarili mo, di ba? Yung atin pong mga bagay na sinasabi, either sa pamamagitan po ng ating mga bibig, o di kaya naman po, pamamagitan ng mga tinatype ninyo, o sinusulat ninyo sa Facebook, di ba? Kristiyano na't lahat, nag-aaway-away pa eh, di ba? Kasama po yun sa sisilipin, at huhukumin po tayo pagdating sa mga salitang binibitawan natin. It should show in the way we live. Kung tunay po tayong tagasunod, kaya nga po yung ating series na Fit for Life, tinitignan natin yung ating habits. Kailangan makita ninyo, meron ba akong masamang ginagawa na hindi ko napapansin masama pala o nakakasama pala sa akin at sa aking kapwa? Dapat maging mas maayos yung ating pananalita. Kaya yung ating memory verse, yun din po yung ating main verse for this service. Ito po ang ating memory verse, Ephesians 4 verse 29. Ano pong sinasabi niyan? "Let no unwholesome word proceed from your mouth, but only such a word as is good for edification, according to the need of the moment, so that it will give grace to those who hear." Mahalaga pong kabisaduhin niyo to. Ito ang ating memory verse, ha? Ephesians 4 verse 29. Sa Tagalog po, anong ibig sabihin niyan? Sinasabi niyan, huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Kundi kayo makakapagpalakas at angkop, kundi yung makakapagpalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa nakakarinig. From this verse, we will see our three main points. So hahatiin po natin sa tatlo. Ang unang-una po, kung makikita nyo ating outline, stop, speak, at saka serve. Uunahin po natin, stop using unwholesome words. Siguro ang tanong, paano nalalaman kung unwholesome? Ang batayan po natin ng unwholesome kasi, kung wholesome,
hindi bastos. Pero pag bastos, unwholesome. Yun nga ba ang sukatan? Tingnan po ninyo ito. Let no unwholesome word proceed from your mouth. Yung unwholesome po, ang ibig sabihin niyan ay rotten, worthless, unfit for use. Ibig sabihin, hindi mo kailangang sabihin, pero nilalabas mo. Di ba? Sa Tagalog, direkta na siya. Masasamang salita. Kailangan po, binabantayan natin yung ating mga salita dahil kung hindi natin siya babantayan, pwede tayong makasakit. Pwede tayong makatama ng iba na sensitibo, pero paano ba natin mamemake sure na maayos yung ating pananalita? Tingnan po ninyo si Haring David. Sinulat po sa Psalm 141 verse 3, "Set a guard, O Lord, over my mouth. Keep watch over the doors of my lips." Kailangang bantayan, kailangang gwardyahan yung ating bibig. Kasi kung walang bantay dyan, kung ano-anong lalabas dyan. Diba? At yung mga lalabas na yan, awit po yan ni David. Ha? Si David po ang sumulat nito at sinabi niya, "Yahweh, ang bibig ko ay iyong bantayan." Isinusuko po niya yung kanyang bibig, yung kanyang pananalita sa Diyos. At karamihan po ng mga pagsusumbong ni Haring David, yung mga pag nagdadasal siya kay God at nagsusumbong siya dahil sa mga kaaway niya, akala ko noon, ang issue ni David ay maraming gustong pumatay sa kanya. Pero may mga salmo po tayong makikita sa Biblia na yung mga kaaway ni David, hindi naman siya tinututukan ng espada. Hindi naman siya tinataga ng itak. Hindi naman po siya nilalagyan ng patibong. Ano pong dinadaing ni David? Ang issue po ni David, katulad for example, Psalm 35, ang issue po niya ay mga taong nagsaslander sa kanya, naglalagay ng mali siya sa kanya, inuusig siya sa pamamagitan ng kanilang mga salita. Ito po si David po, he was on the receiving end of cruel words, of cruel accusations, of unwholesome words. So ano bang ibig sabihin pag sinabi nating unwholesome words? Ano-ano ba to? Katulad po ng cursing. Mahilig po ba kayong magmura? Siguro po dahil nung mga recent years, nauso po yung pagmumura. Naging cool po, di ba? Pag nagmumura ka, cool ka. Sige, cool ka ha. Tingnan nyo tong James chapter 3. With the tongue, we bless our Lord and Father, and with it we curse men who have been made in the likeness of God. Minsan gusto natin magmura kasi deserve niya yan. Hindi natin alam, tao rin yan. Kaparehas natin yan. Higit sa lahat, hango tayo sa wangis ng ating Panginoon. Tapos gaganunin mo lang? From the same mouth comes both blessing and cursing. My brethren, these things ought not to be this way. Hindi dapat ganito, mga kapatid. So yung pagmumura po ba parte ng inyong buhay? Nahihirapan po ba kayong tanggalin ito? Huwag ho kayong mag-alala. Lahat po tayo dumaan dyan, lahat po tayo may experience dyan, pero kayang baguhin ng Panginoon ang ating buhay. Meron po akong i-share sa inyo. Meron akong dalawang disciples. Yung una kong disciple, tinanong ko kasi sila may kwento ba kayo tungkol sa inyong mga pananalita? Yung una ko pong disciple, sinabi niya na sobrang sama niya magsalita maging sa kanyang magulang. Wala siyang respeto, masakit yung kanyang pananalita. At sa eskwelahan, kilala siya bilang masakit magsalita, nagpalamura, ganyan. Dinadamdam po yun ng nanay niya. At dumating po sa punto na yung nanay po niya umiiyak na dahil sa tindi ng salita nitong disciple kong to nung bata siya. Dumating po sa time na nabuntis yung kanyang ina at nalagay po sa panganib yung buhay ng nanay niya at ng yung buhay po ng kanyang magiging kapatid dahil sa sama ng loob, dahil sa tindi po ng kanyang pananalita. Alam niyo po, naisip niya, kesa maging pangarapin ko maging cool sa school, di ba kaya nagmumura po tayo mga estudyante kasi gusto natin cool tayo eh. Gusto natin click tayo sa barkada eh. Pero kapalit nun buhay, napaisip po itong disciple kong to at sabi niya, hindi pwedeng nagsisimba ako tapos ganito ginagawa ko. So tinama po niya yung kanyang buhay. Yung isa ko naman hong disciple, masama rin hong siya magsalita sa eskwelahan kasi kailangan cool ka eh. Eh pag upo ho niya sa simbahan, sa CCF, narinig po niya yung verse na Philippians 4 verses 8 to 9. Nagising siya sa katotohanan eh. Sabi niya, nako,
mukhang mali yata tong ginagawa ko at nagbago po siya. Kaya pagdating niya ng kolehiyo, hindi niya po niya baon-baon yung masamang ugaling yun. Ganun po dapat nating tinatry baguhin yung ating mga cursing, yung ating habitual cursing. Babalik tayo sa Panginoon. Babalik tayo sa dahilan, bakit gusto kong tanggalin ito sa buhay ko, Lord? Kasi ayokong gumawa ng bagay na hindi kaaya-aya sa iyo. Ayokong makasakit. Ayoko ring mapuno ako ng negatibong feelings. So Lord, ayusin mo to, tanggalin mo to, isinusuko ko to sa iyo. Ano pang isa pang halimbawa? Abusive speech. Colossians 3 verse 8. But now you also put them all aside. Pinapatanggal po ni Apostle Pablo sa mga taga-Colosse yung itong mga habits na ito. Anger, wrath, malice, slander, abusive speech. Abusive speech from your mouth. Ito po ay pwedeng outburst of anger. Nasubukan nyo na hubang magalit, tapos sa sobrang galit po ninyo, lumabas yung mga salitang hindi nyo ine-expect na kaya nyong sabihin. Nasubukan nyo na po ba yun? Ako dati sobrang galit ako kasi napinapalo ako ng nanay ko. Huwag nyo pong isipin na ibabantay bata yung nanay ko. Matino po yung kanyang pagpalo sa akin dahil hindi talaga ako nag-aaral masyado nung time na yun. Pero nung pinaluhod po niya akong may daladala akong mga encyclopedia at dictionary, sabi ko sa nanay ko, masama ka palang mami. Tapos umiiyak po ako. Alam nyo, pag tinitingnan namin yun, pinagtatawanan na lang namin yun ngayon, pero hindi ho natanggal yun sa puso ng aking nanay. Hindi rin po natanggal sa puso ko yung mga masasakit na salitang sinabi sa akin ng aking nanay. Ganun po talaga ang epekto nun. Abusive speech. Abusive speech, katulad po, wala kang kuwenta. Wala kang mararating. Akala mo may mararating ka, wala kang mararating. Hindi ka na nagbago. Matatapos na, magugunaw na ang mundo, hindi ka na nagbago. Lalong hindi magbabago ho yung taong yan. Kasi pag nasasabihan mo sila ng masasakit na salita, nawawalan po sila ng kumpiyansa sa sarili. Nawawalan sila ng tiwala sa sarili na kakayanin nilang mag-improve. So sila rin po, pag lumaki sila, pag tumanda sila, nag-i-inflict din po sila ng pain sa iba. Gamit yung mga bagay na narinig nila. Kung abusive speech yun, lumaki kayo sa bahay na may abusive speech, ganun yung magiging epekto sa inyo. Ipapasa nyo lamang yan sa mga magiging anak ninyo. E ngayong election po mga kapatid, away-away po tayong lahat sa social media. Hindi pa nga po nag-uumpisa yung kampanya, yung legit na kampanya. Yung mga supporters po ng mga politiko, talagang kala mo sila nagpapatayan sila gamit yung kanilang salita. Mga Kristiyano pa minsan nagsisimula, di ba? Kung ano-ano pong halimbawa sana yung pinapakita natin, hindi natin naisa sa buhay. Kasi pag may maling sinabi tayo sa isang tao, feeling natin na nanalo tayo. Talaga ba? Pag siniraan mo ba yung isang tao, nananalo ka? Ang tingin nyo naman po dun sa ibang tao, naku, fake yan. Naku, buo-buo yan. Yung mga ganong salita, alam nyo, pinapababa natin yung antas ng diskurso. Kaya lagi kong paalala sa mga disciples ko Itaas natin yung antas ng diskurso. Diba? Kung politika po yung pinag-uusapan natin, huwag tayo mag-usap tungkol sa sabaw to, ganito to, ganyan to, ganon to. Huwag. Doon tayo sa plataforma. Doon tayo sa plano. Doon tayo sa existing proof. Diba? Pwede naman po kayong maging passionate nang hindi kayo nagsasabi ng masasakit at masasamang mga words. Diba? Minsan kasi iniisip natin, karapatan kong magsabi kung anong gusto ko dahil akin to. This is my right. Yes, this is your right. But, if you are a follower of God, right ng Panginoon yung palaging masusunod. Tingnan po niyo itong halimbawa ko. Halimbawa po, ang buhay ay parang weather lang. Hindi, joke lang. Ang buhay po ay parang papel na ito. Yan. Ito pong papel na ito, ganito kalinis ang buhay, ganito kasaya ang buhay, ganito ang buhay ay weather lang. Diba? Pero sa tuwing makakasabi po tayo ng masasamang mga words, may butas na iniiwan yun. At kada masamang words na sinasabi mo, nabubutas, nasisira, nadadamage. Kilikili ko na pala yung nasaksak ko, hindi, joke lang po. At kahit nasabihin mong ang dami ko nang nasabing masama, aayusin ko nga at lalagyan mo siya ng tape. Para dumikit po dito sa mga butas na ito. Hindi na siya magiging kasing linis
nung unang beses niyo siyang nakita. Bakit? Dahil yung masasakit na salita, bumabaon at nagiiwan ng bakas. At hindi na po siya kasing puro. Hindi na po siya kasing linis, hindi na po siya kasing buo. In fact, kung kartolina ito at kailangan ko to sa presentation, hindi ko na to gagamitin. Bakit? Kasi sira-sira na siya. Ganun pong nangyayari sa ating buhay. Kapag tayo po ay palaging nakakarinig ng masasamang salita, nasisira po yung confidence natin. At hindi natin magamit yung buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon dahil lugmok na po tayo, down na down na po tayo. Kaya kailangan nating mag-ingat sa ating mga pananalita. Pangatlo pong halimbawa ay lying, pagsisinungaling. Colossians 3 verse 9, do not lie to one another since you laid aside the old self with its evil practices. Usually po yung pagsisinungaling, ito yung kasalanang hindi pwedeng sabihin ng tao na never pa niyang nagawa. Pwede sigurong sabihin niya, never pa ako pumatay ng tao, never pa akong ganito, never pa akong ganyan. Pero pagdating po sa lies, halos lahat po ng tao sa buong mundo nakapagsinungaling na kahit na white lie. Nagising ako kanina eh, pero nagising naman ako on time, pero hindi on time, 5 minutes late. O sinungaling na yun, di ba? Ang sabi dito, do not lie to one another since you laid aside the old self. Kasama ng ating dating nature, yung pagiging sinungaling. Kasama ng ating nature bilang isang tao na hindi tayo nagsasabi ng totoo. Pero tatanggalin mo na yun dahil binago ka na ng Panginoon. That is part of your old self. Diba? So tatanggalin mo na siya sa katawan mo, sa pananalita mo, sa isip mo. Ilang relasyon po ang nasira dahil sa pagsisinungaling. Ilang mga pangarap po ng mga bata ang nasira dahil nagsinungaling sa kanila. Yung mga nangangako sa kanila. Ilang pangarap po ng bansang Pilipinas ang nasira dahil pinangakuan po tayo ng mga kasinungalingan na hindi naman pala matutupad. Marami pong kasinungalingan sa mundo. Huwag na po tayong dumagdag. Diba? Kung alam po natin ang totoo at lalong-lalo na alam natin ang salita ng Diyos, tindigan po natin yun. Tindigan natin ang katotohanan. Ano pa po ang halimbawa? Ito, makikita nyo pong madurog ang aking puso. Ito po ay silly talk or coarse jesting. Sabi sa Ephesians 5 verse 4, and there must be no filthiness and silly talk or coarse jesting, which are not fitting, but rather of giving thanks. Bakit masakit po ito sa akin? Mahilig po ako sa maanghang eh. Silly, hindi joke lang. Mahilig po ako magpatawa. Okay? Naisip ko dati, siguro dati to ha, bago ako naglingkod sa Panginoon, siguro ang calling ko talaga maging komedyante. Pero kadalasan po yung aking pagpapatawa, nakakasakit sa iba. Madalas pag nagpatawa po ako, patungkol sa sarili ko. So hina-highlight ko halimbawa yung mga pagkakamali ko. Pag nag-host po ako ng kasal o pag nag-host po ako ng isang event, hinahayaan ko pong laitin ng sarili ko yung sarili ko para pagtawanan ako ng mga tao. At least nakikinig sila sa akin. Pero may mga times po na nagpapatawa ko at the expense of other people. Naalala ko, isang kasal, meron akong pinansing isang tao. Pinansin ko yung isang bagay tungkol sa kanya. At habang lahat ng tao nagtawanan, parang siya hindi siya natuwa. Kung napapanood niyo po ito, sir, Paul De Vera po, imperfecto at humihingi po ng tawad sa inyo. Hindi ko na ho mababalik yung mga salitang yon o yung pagpapatawang yon. Pero ito po'y pinagsisihan ko at hiningi ko ng tawad sa Panginoon. Ganyan po talaga ka-crucial ang salita. Kahit na feeling ko walang nasasaktan, meron at meron, kaya ingatan natin yung ating mga salita. At pinaka-worst sa lahat ito, slander o gossip. Gossip. Ito mga Marites, andyan na po ba kayo? Gising-gising tayo mga kapatid. Sabi, for I am afraid. 2 Corinthians 12:20. For I am afraid that perhaps when I come, that perhaps there will be strife, jealousy, angry tempers, disputes, slanders, gossips, arrogance, and disturbances. Ito po'y concern ni Apostle Pablo. At isa po sa mga concerns na yon, eh yung haharapin niya yung mga slanders. O di kaya naman yung mga gossip about him. Mapanirang puri po ito. Ito po yung pagsisinungaling tungkol sa isang tao na hindi naman talaga totoo pero dinadamage mo yung reputasyon niya.
dahil nag-iimbento ka ng kasinungalingan patungkol sa buhay niya. Slander po yun. At nasasampahan po ng kaso yan. Yung gossip naman po, eto hindi ko alam kung bakit tinanggap na lang ng kultura natin eh. Diba? Meron po tayong pag showbiz segment, alam natin, gossip, 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 chismis yan. Ang cute pa, di ba? Meron pa tayong mga terms. Pero, mismo yung pagchichismisan po natin, nakakasira ng buhay rin eh. Di ba? Kaya dapat responsable tayo. Imbis na magmarites kayo, mare anong latest? Maging marites kayong matino, mare anong testimony mo? Di ba? Ganyan dapat. Dapat tanggalin nyo na yung mga medyo negative. Usong-uso po yan ngayon. Nagpapakalat ng mga peking impormasyon. Paninira, halimbawa mga kandidatong gusto ninyo. Isipin po ninyo ating ginagawa. Naninira tayo ng kapwa natin. Kapwa-tao natin sila. Sisiraan natin sila, iimbento tayo ng kung ano-ano. Para saan? Para paangatin po yung kandidato natin? Ganun ba yun? Hindi ba mas magandang ibida nyo na lang yung galing ng kandidato ninyo? Kesa namimeke kayo ng balita at kung ano nung issue. Aba, dito po pumapasok ang aking imbitasyong sumali kayo sa Christian Values Movement. Salain po ninyo yung mga kandidato. Salain po ninyo yung mga gusto nyong iboto sa mata at guidance ng Diyos at Biblia. May panahon po ng pagbabago at ngayon na ang oras ng pagbabago. Sumali po kayo sa Christian Values Movement. Nga pala, naalala ko lang, mayroon pong mga kumakalat na balita na ang Christian Values Movement po ay sumusuporta sa isang kandidato. May lumabas na ganitong kulay. May lumabas na naman na ganito. Ito pong paglilinaw mula sa pulpito. Wala po kaming ini-endorsong politiko. Ni hindi pa nga po kami tapos sa pag-i-interview sa atin pong mga presidential balls. Yan po ay dadaan sa masusing pag-aaral. At wala po kaming i-endorso na politiko. Kahit sino pa gusto niyong politiko, basta ang batayan namin, Christian Values. Kaya napakaganda po nitong platformang ito. Maniwala kayo, sali kayo para mas matuto po kayo paano natin babaguhin ang Pilipinas. Magpapatuloy po tayo, second point na tayo. Ito po ay speak edifying words. Kabaliktaran, may pipigilan ka, meron ka ngayong kailangang sabihin at yon ay edifying words. Anong ibig sabihin ng edifying words? Sa Tagalog Bible po ninyo, ang sinasabi dyan eh, ang sasabihin yung iyong makakapagpalakas, yung iyong angkop sa pagkakataon. Ibig sabihin pag-iisipan mong mabuti. Ibig sabihin iingatan mong mabuti dahil ayaw mong makasira. Gusto mong makabuo, gusto mong magpatibay sa salita. Only such a word which is good for edification. Ang edification po, dyan po nanggagaling yung salitang edifice, eh, di ba? Yun po ay building term. Yun po ay isang konkretong halimbawa na kapag kayo po ay nagsasalita, you are actually building on top of something. At kaya kailangan po, pag nagsalita tayo sa iba, nakaka-encourage tayo. Na-uplift natin sila, napapatino natin sila, na-encourage natin sila. Isa pong halimbawa yan, ito, encouragement. 1 Thessalonians 5:11. Therefore, encourage one another and build up one another. Encourage mo. Wala bang confidence yung kamag-anak mo? Boost mo yung confidence. Ang gwapo naman ito. O, di ba? O di kaya naman, o sabihin na natin, medyo nag-gain ng weight yung kamag-anak mo. O imbis na sabihin mo, hang taba-taba mo naman. Di ba? Be encouraging. Oy, masigla ka ngayon ah. Marami kayong pagkain ngayon ah. Di ba? Pero ganun, i-encourage mo siya. Maganda, bagay sa'yo. Di ba? Encourage one another, build up one another just as you also are doing. Ibig sabihin, expected na po ito ni Apostle Paul sa mga taga-Tesalonica. Na sila po, nag-i-encourage yan sila sa isa't isa. Pag may down, iaangat ko. Pag may nahihirapan, kakausapin, alam mo, pangako ng Panginoon sa atin, hindi na tayo iiwan, hindi na tayo pababayaan. Ganun po ang encouragement. Napakahalaga po nun. Isa pa pong encouragement, sabi po sa Proverbs 16 verse 24, pleasant words are a honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones. Biruin mo, salita, nakakagamot. Palagi ko pong na-experience to sa aking mga disciples. Palagi ko pong sinasabi sa kanila, fix your eyes on Jesus. Yan po yung motto ng aming D-group.
Pero pag may pagkakataon na ako po mismo nagugulat, naapektuhan sa mga pangyayari po sa aking buhay, alam nyo, yung isa ko pong disciple, sumulat po siya tsaka nagpadala po siya sa akin ng mga putot kakanin. Tapos may card pong kasama. Tapos dun sa sulat niya, sabi niya, paalala ko lang yung lagi mong sinasabi sa amin. Fix your eyes on Jesus. Alam niyo yung puntong yon na ikaw bilang leader yung nage-encourage sa disciples mo, pero nabaliktad. Yung disciple mo naman yung nagpaangat nung nararamdaman mo. Alam niyo po, parang ako nabuhusan ng malamig na tubig. At na-encourage po ako. Minsan kasi akala natin yung leaders lang yung dapat nage-encourage. Kahit po tayo ay downline, kahit po tayo ay miyembro lamang, kahit tayo po ay wala pang disciples, kung wala kayong ma-encourage, i-encourage nyo yung nagdi-disciple sa inyo, encourage nyo yung magulang ninyo, encourage nyo yung kapatid ninyo. Huwag kayong magdamot sa encouragement. Minsan, dumarating yan at hindi mo alam, binibigay mo yan, nababago mo ang direksyon ng buhay ng isang tao dahil sa encouragement. Kaya nga po sinabi sa Hebrews 10 verse 25, not forsaking our own assembling together as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Pagtibayin ninyo yung puso ng bawat isa. Lalong-lalo na as you see the day drawing near. Ibig sabihin, malapit na yung katapusan ng mundo eh. Ngayon pa ba tayo magsisiraan? Di ba? Magtulungan na tayo, magpalakas na tayo sa isa't isa. Gamit po ang ating mga salita. Nung D-group po namin, both sa upline ko at saka sa downline ko, nitong panahon ng COVID at lalo-lalo na po yung pagsabog ng Omicron, ang dami po talaga sa aming nagka-COVID. Alam niyo po nangyari, may mga nagpapadala ng prutas, pagkain, may nagpapadala ng gamot o oximeter, meron marami talaga tulong-tulong. Diba? Tapos bigayan ng advice, may bawat araw na may madadagdag sa listahan, pagdarasal namin yung listahan na yon. Lord, tulungan mo sila. Lord, paggalingin mo sila. Kasi wala tayong gamot eh, hindi ba? So, bibigyan ka ng verses, assurances mula sa salita ng Diyos. Yun talaga yung goal ng isang samahan, yung church, yung Acts Church. Ganyan po sila. Nagbibigayan, pinagdarasal ang isa't isa, nagtutulungan at ganyan din po sa D group. Kaya kung hindi pa ho kayo parte ng isang small group, iniimbitahan ko ho kayo. Sa dulo ng mensaheng ito, meron hong link papunta sa ating welcome center. At dyan po, pwede nyong matunghayan kung ano talaga ang mission ng CCF. At kung kailangan nyo pong magkaroon ng small group, matutulungan po nila kayo. Pangalawa po, bukod sa encouragement, truth. Ito po ay edifying. Ang truth ay edifying. Tingnan nyo Ephesians 4:15. Speaking the truth in love, we are to grow up in all aspects into Him who is the head, even Christ. Pag po si Apostle Pablo sumusulat, meron ho siya kadalasan mga corrections, meron ho siya kadalasan mga rebukes, pero lahat po ito ay ginagawa niya out of love. Dinideklara niya yung truth out of love dahil concerned siya para sa kanila. Inaalagaan niya yung kanilang testimony, inaalagaan niya yung kanilang walk with God dahil mahal niya sila. Kaya kung kailangan niyang sabihin itong salitang ito, sasabihin niya. Kung kailangan niyang i-rebuke sa kasalanan ito, gagawin niya. Kasi he needs to speak the truth in love. Mahalaga po yan. Sa CCF po, meron po kaming 360 degree evaluation. Regular po itong ginagawa. Tatanungin yung pamilya, yung mga ka-opisina, yung mga ka-D group. At lahat po yun, hihinga ng komento, hihinga ng rating. Ginagawa po ito sa ating mga elders, ginagawa po ito ng ating mga pastor, at maging kami po sa staff, ginagawa din po namin yan. Nakakatuwa po dahil doon mo makikita na meron ka pa palang pwedeng i-improve. Meron ka pa palang mga kahinaan na dapat mong harapin. At makakatulong kung maririnig mo yun mula sa mga taong concerned, mula sa mga taong gusto kang maging mas matinong tao, mas malakas na servant, mas matinong servant, mas kaaya-ayang servant. Kaya wini-welcome mo yung truth kasi it's given out of love. Kaya po sinabi sa Proverbs 15 verse 1, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Kaya pag nagsalita tayo ng truth, sabihin natin to gently.
sabihin natin to kalmado, wala naman pong nang-aaway sa atin, di ba? Sabihin natin ang kalmado. Alam nyo, may kwento ako sa mga chat group namin sa husbands. No, meron kaming couples downline at meron kaming husbands chat group. Maraming beses po dun sa chat group na yon, meron kaming mga kapatid na gustong mag-rebuke ng asawa. Ah, gusto ko talaga siyang pagalitan, gusto ko talaga siyang pagsabihan. Kaya lang, ang takot po ng mga husbands, baka pag ginawa ko to, magpingpong kaming mag-asawa. Eto mali mo, eto mali mo, eto pa mali mo, di ba? Baka magkaganon eh. Sabihin mali nila, sabihin mali namin, tapos lahat na lalala na lang bigla ang away. Sabi ko sa kanila, based on experience, huwag muna kayong magsalita kung galit pa kayo. Magpahinga kayo, steady kayo, pause and pray, tapos kausapin niyo yung asawa niyo pag kalmado na kayo. At hanapin niyo muna yung fault ninyo. Para ang umpisa mo, uy, sorry ah, kasi ganito yung nangyari kanina, sorry don. By the way, tsaka mo sabihin yung rebuke mo. Kesa yung, alam mo, eto mali mo eh. Eto ha, ganyan, edi nag-away kayo lalo, di ba? So minsan kailangan ng pagkukumbaba at gentleness. Be gentle, lalo na sa mag-asawa. Asawa mo yan. Higit sa kahit kanino man, dyan ka dapat pinakamabait. At dyan ka din dapat pinakatapat. Di ba? Huwag mong pagkait ang truth. Susunod na halimbawa, apology or forgiveness. Naalala niyo ba itong kwentong to sa Luke 15? The son said to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight I am no longer worthy to be called your son. Bakit po sinasabi ito ng anak? Ito po yung prodigal son. Winaldas po niya yung kayamanan na kinuha niya mula sa kanyang ama. Nag-aksaya siya ng pera, nag-aksaya siya ng panahon. At nung naghihirap na siya, naisip niya, balik na lang ako sa tatay ko. Lulunukin ko na lang kahit anong ibigay sa akin trabaho. Hindi man niya ako tanggapin bilang anak, magiging alipin na lang niya ako. Yun po yung bit-bit na damdamin nitong taong ito. Ha? But the father said to his slaves, tingnan po ninyo, quickly bring out the best robe and put it on him and put a ring on his hand and sandals on his feet. Dinamitan, inayusan, pinakain. Naalala niyo po ba yung kwentong yan? Talagang willing po siyang tanggapin. Tatanggapin na lang niya na pahihirapan siya ng tatay niya eh. Pero minsan, mas malakas po sa boses. Mas malakas po sa galit. Mas malakas pa sa pagalit. Mas malakas pa sa palo. Eh yung bumabaon sa puso, yung simpleng pagpapatawad. Yung simple pong ibigay natin yung pag-iintindi natin. Yung simple pong tayo humingi ng tawad. Mas malaking impact pa po yun kesa yung dalin mo lahat ng kayamanan mo. Eto ang lahat ng akin. Binibigay ko na sa iyo lahat. Ba? Minsan yung pagpapakumbaba, napakahalaga na nun. Minsan yung pagpapatawad dun sa nagpapakumbaba, napakahalaga na rin nun. I-exercise po natin yan bilang mga tagasunod ni Kristo. Prayer is one way to be encouraging. Lagi ho natin itong sinasabi sa simbahan, number 6 verse 24 to 26. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance on you and give you peace. Ito po marahil, kabisado nyo na, kung sa dati nyo simbahan o dati nyo relihiyon, naririnig nyo na ito, pero damdamin nyo po ito. Kapag ho kayo'y nagdarasal para sa isang tao at sinasabi yung, Lord, i-bless mo itong taong to. Protektahan mo itong taong to. Sinagan mo, Panginoon, ng presensya mo ang buhay ng taong ito. That's blessing the person, di ba? The Lord lift up His countenance on you. Ibig sabihin, pakitaan mo siya ng pabor, O Diyos. Pakitaan mo siya ng amor, O Diyos. Give you peace. Sa lahat ng kanyang mga worries, sa lahat ng kanyang mga battles, Lord, give him peace. At sabihin niyo po yan dun sa taong pinagpe-pray niyo. Para maramdaman niya, wow, may nagdarasal para sa akin. May nagmahal sa akin. May nakaalala sa akin. Tatandaan niyo po, that's a blessing. At higit sa lahat, ang pinaka-blessing po ay yung gospel. Yung gospel po, ito, marahil feeling natin, mission ng mga pastor na gawin ito. Pero hindi po eh. Ibinigay po sa atin ang mabuting balita. Ibinigay po sa atin ang gospel para tayong lahat po ay magbahagi
ng gospel, magbahagi ng salita ng Diyos. Sabi po ng Simon Peter kay Jesus Christ sa John 6 verse 68, Lord, to whom shall we go? Saan kami pupunta, O Diyos? Ikaw ang may hawak ng mga salitang patungo sa eternal life. Walang hanggang buhay. Diba? So kung kaya nating ituro ang mga tao kay Jesus Christ, we're becoming a blessing. That is edifying. That is building up someone. And that is using your words the right way. Isa pong kwentong maririnig natin ngayon, pakinggan po natin ang testimony ni Sir Ivan Tan. Good day, everyone. My name is Ivan Tan. As I look back at my past, I can definitely say it was filled with many bad habits. Swearing or heavy cursing was one of them. As a kid, I thought it was the norm. I was exposed to people cussing left and right, especially in school and places where I hung out. It got worse when I was much older. Every time I would open my mouth, foul words were always the first to come out. I used them not only as a form of expression, but also as a way of intimidating and hurting other people. This included friends and family. I had total disregard for who I was talking to, where I was, or what occasion I was in. My profane and abusive language was a perfect match for my arrogance and pride. Nobody tried to correct me. Maybe I would not have listened anyway because I was full of myself. I feared no one and had this belief that I could do and say whatever I wanted. I was always on attack mode. At the same time, I was living recklessly. I was into drugs, womanizing, and out of control. Then God dealt with me. I lost everything that was valuable to me and was left with nothing. This was my lowest point. I was hopeless. I had nowhere to go and no one to turn to. I met a man who loved and served the Lord. He was a music composer and a song leader in their church. He learned about my condition and knew I was about to be homeless. Without hesitation, he welcomed me into their home. For almost 2 years, I lived with his family. With them, I experienced and witnessed a different kind of environment from what I was used to. I watched how they lovingly related with one another. They were kind with their words, affectionate and respectful towards each other. There would always be conversations about God, and every day they would play and sing worship songs. I believe this was how God personally revealed himself to me. Slowly, I was being drawn and I found myself wanting to know more about him. As I discovered who God is and how much he loves me, I humbled myself and put my trust in him. This journey brought me into complete surrender, and I accepted Jesus as my Lord and Savior. When I gave my life to Jesus, I prayed that he would change me and remove all the ways in me that did not honor him. One of the things he removed was the habit of swearing and cursing. It was instantly put to a stop. By the power of the Holy Spirit, I have not sworn or cursed for the last 16 years. Those who knew me before find this unbelievable, but with God, all things are possible. I still have much to improve in terms of how I use and choose my words. I confess that while I no longer curse, my struggle with controlling my emotions sometimes leads me to speak hurtful words. Thankfully, the Lord is faithful to convict me when I do, and He teaches me how I can do better. God has changed my heart and has given me the desire to please Him both with my actions and with my words. Now that I have my own family, my wife and I share this conviction. We will do our best to live out our faith and create a loving environment for our children where we all practice habits of open communication, constant encouragement, genuine acceptance, and unlimited forgiveness. Please pray for us that we would always speak words that bless, build up, and reflect who Jesus is. Gracious, merciful, loving, and kind. To Him be all the glory. Praise God po sa buhay niyo, Sir Ivan Tan. Ayun. Ayon po dun sa isang aklat na inspirasyon po natin dito sa series na ito, sabi po ni James Clear, it is the anticipation of the reward, not the fulfillment of the reward that gets us into action. Diba? At kung yung good habits pong narinig ninyo in the past Sundays, para ganahan kayong gawin yon, kailangan ina-anticipate po ninyo yung reward.
ina-anticipate nyo, nilook forward po ninyo yung mabuting idudulot ng mga bagay na to. Alam ko mahirap baguhin yung mga nakasanayan natin, katulad nga po nung sinasabi ni Sir Ivan. Pero hindi tayo dapat sumuko lang at sabihing, wala na akong magagawa dyan. Ganyan na ako talaga eh. Diba? Pwede pa rin po tayong magbago. Dahil patuloy po tayong binabago ng ating Panginoong Hesukristo. And I guess, that's a greater reward, hindi po ba? When we know that our lives are in accordance doon sa gusto, doon sa plano, doon sa purpose ng Diyos sa ating buhay, kahit ano pa pong trial yung harapin natin, kahit anong rebuke, kahit anong lesson, kahit anong challenge, kampante tayo dahil may peace na ibinibigay ang Diyos at yon ay reward in itself. Pag alam mong ginagawa mo ng tama yung mga bilin sa iyo ng Diyos. Ang atin pong mensahe ay be a blessing with your words. At ito po ay tatapusin natin sa ikatlong punto kung saan ang paalala ay serve others with your words, di ba? Ito pong verse na ito sa Ephesians 4 verse 29, ang sinasabi po niyan, according to the need of the moment so that it will give grace to those who hear. Giving grace to those who hear. Anong ibig sabihin po noon? Makakapagdulot ng mabuti doon sa mga nakakarinig po sa inyo. Kailangan natin gawin ng mabuti ito. Kailangan natin alalahanin na there is always an opportunity to say encouraging words, to say nice words, to say to not be bad pagdating po sa pananalita natin. Dahil sa kada bukas ng bibig natin, that's an opportunity na magsabi ng totoo. That's an opportunity na magsabi ng encouragement. That's an opportunity na magsabi po ng something na makakagaan sa buhay ng iba. Tingnan po ninyo ito, si Jesus Christ sa John chapter 8 verses 10 to 11. May kausap po si Jesus dito. Ito po yung woman that was caught in slavery. Sabi po niya dito, straightening up, Jesus said to her, "Woman, where are they? Did no one condemn you?" Diba? Dapat po, babatuhin na siya ng batoy. Mamamatay na siya eh. Sabi ni Jesus, sige, yung walang kasalanan sa inyo, kayo unang bumato. Maya-maya, wala nang tao. Kaya tinatanong ni Jesus, oo, nasa na? Wala bang nanisi sa'yo? Sabi niya, no one, Lord. Anong sinabi ni Jesus Christ? I do not condemn you either. Go. From now on, sin no more. Dalawang bagay po yung narinig natin dito. Tandaan po ninyo ito, nahusgahan na ang babaeng ito ng mga tao sa paligid niya. Pero anong dapat niyang marinig sa palagay ng Panginoong Hesus? Una, dapat niyang marinig na may kapatawaran. Pangalawa, dapat marinig niya na ang tunay na pagsisisi may katapat na pagbabagong buhay. Marahil ito po ay yung nag-iisang bagay na gusto ni God na marinig niyo today. That your sins are grave. Mabigat, marami kang mali. Malalayan, malala ang parusa dyan. But there is forgiveness. And there's freedom in the name of Jesus. Kaya mo pang magbago kung tunay kang susuko sa ating Panginoong Hesukristo. Isa pang susunod na halimbawa ay si Pedro. Si Pedro ang pinagkalulo ang ating Panginoong Hesukristo. Sinabihan na siya. Sinabihan na siyang magkakamali siya. Alam na niya kung anong pwedeng mangyari. Pero in that moment of time, hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Dinenay niya si Jesus 3 times. Tapos tumilaok ang manok. Sa susunod nilang pagkikita sa Sea of Galilee, after ng resurrection ng ating Panginoong Hesukristo, inapproach siya ni Jesus. Imagine niyo ha, guilty si Pedro. Pero alam niya, guilty rin yung mga kadigroup niya, yung mga ka-discipleship niya. Kasi lahat sila nagtakbuhan eh. Lahat sila nagtaguan eh. Pero mabigat sa puso niya. Kasi nung oras na sinabi yun sa kanya ng Panginoon, sabi niya, hindi ko gagawin yan. Pero nakita niya yung sarili niya. At the moment of pressure, nagkamali siya. Tingnan niyo po ang ginawa sa kanya ni Jesus Christ. Nung nagkita po sila doon sa shore ng Galilee, sabi po ni Jesus sa kanya, pangatlong beses nang tinanong. Okay? Tinanong na unang beses, Simon, son of John, do you love me? Do you love me?
At sa pangatlong beses, do you love me? Tingnan niyo po, Peter was grieved because he said to him the third time, do you love me? Nasaktan na siya sa puso niya kasi parang, Lord, oo, nagkamali ako tatlong beses nga eh. Pero sa pangatlong beses na to, sasabihin ko, ano sinabi niya? Lord, you know all things. You know that I love you. And Jesus said to him, eh bakit mo ako pinagkalulo? Yun po ba'y sinabi? Hindi, di ba? Nung sinabi to ni Pedro, ano sinabi ni Jesus? Tend my sheep. Alagaan mo. Alagaan mo yung mga tupa ko. Alagaan mo yung mga kapatid mo sa pananampalataya. Alam ni Pedro, aminado po siya sa kanyang puso, nakakahiya yung kanyang ginawang pagkakalulo sa Diyos. He denied Jesus out of fear. So nagmukhang nalulok na lang niya po lahat ng kanyang mga sinabi. Diba? Pero hindi niya narinig na sinabon siya ni Jesus Christ. He just wanted to hear an affirmation na totoong mahal niya si God. At gayon din po sa atin, karamihan po sa atin nanlalamig sa pananampalataya sa ating relasyon sa Diyos, siguro nadapa tayo, siguro nagkamali tayo. At sa isip po ninyo, Lord, gagamitin mo pa ba yung buhay ko? Lord, gusto mo pa ba yung buhay ko? Well, katulad po ni Pedro, hanggat may buhay, may pag-asa pa. Pwede pang magbago. Pwede mong seryosohin yung commitment mo to follow him fully. Isa po pong halimbawa. Ito po naman ay isa sa mga Pharisees, si Nicodemus, ruler of the Jews. Sa John chapter 3 nyo po makikita yung kanyang kwento. Tingnan po ninyo kung paano niya sinusubok ang Panginoong Hesukristo. Lumapit siya kay Jesus isang gabi, marahil palihim, at sinabi niya, Rabbi, we know that you have come from God as a teacher. Kinikilala ka namin bilang isang guro. Matino ka magturo eh. No one can do the signs that you do unless God is with him. So alam ko, Lord, galing ka kay God kasi nagagawa mo tong mga bagay na ginagawa mo eh. So sabi sa kanya ni Jesus, truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Eto na ngayon. Eto na yung issue. Alam ni Kristo na relihiyoso si Nicodemus. Pero dahil lumalapit siya kay Jesus bilang isang tanyag na guro o rabbi, alam ni Jesus na ang hinihingi ni Nicodemus ay kasagutan. Hindi isang sermon o listahan ng kanyang mga pagkakamali. Ang katotohanan pong yon, mga kapatid, ang katotohanan na yon, mabigat man sa damdamin ni Nicodemus, ay kailangan niyang marinig. Kaya niya sinabing, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Malibang ipanganak muli, mga kapatid, ito pong pagiging born again, hindi po pag-aanib lang basta-basta sa isang relihiyon. Pagtaas ng kamay, pag tinanong ka, o pagbasbas ng pastor, hindi po ito pag-aawit ng alive, alive, alive forevermore. O pagsali sa fellowship, o mga iba pang gawain ng Diyos, lahat yan okay, lahat po yan matino, lahat yan tama. Pero yung konsepto po na ipapanganak ang muli, ay yung isusuko mo yung iyong buong buhay. Your decisions, your plans, your behavior, your thinking, sa God hanggang sa kaibuturan ng iyong mga buto, isusuko mo lahat sa Panginoong Hesukristo at sasabihin sa Kanya, Lord, tinubos mo ako, iyong iyo po ako. Kaya nabanggit po ni Jesus sa conversation na to, ang isa sa pinakatanyag na mga verses sa Bible, ang John chapter 3, verse 16. At sinasabi po dyan, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Mantakin po ninyo, this is John chapter 3. Malayong malayo pa sa puntong ipapako ang ating Panginoong Hesukristo at mamamatay para sa ating mga kasalanan. Maaga po niyang ibinigay ang katotohanan ito kay Nicodemus.
Kaya naman po si Nicodemus, makikita ninyo sa huling sandali ng buhay ng ating Panginoon at sa kanyang pagkamatay at pagbaba mula sa krus. Kaparti po si Nicodemus sa mga nangalaga dun sa katawan ng namatay na si Jesucristo. Siyempre, testigo siya hanggang dun sa moment na yon, at alam rin niyang hindi na natiling patay ang Panginoon. Hindi po na natiling patay si Jesus Christ. Sabi po nung verse na binasa natin, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kanyang binigay ang kaisa-isa niyang anak upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ito pong mga salitang to ay pag-ibig. Salita po ito ng pag-ibig. Ito po ay salitang edifying. Ito po ay salitang magpapalaya sa ating lahat. Ito po ay katotohanan. Walang fake news dito. Hindi to gawa-gawa ng tao. Balikan po ninyo yung mga naging kasulatan sa Biblia. Mga kasulatan na diskubre sa kuweba sa Israel. Ito pa rin po ang mensahe. Kaya po ang tanong, sinuko mo na ba ang buhay mo sa Diyos? Siguro nare-realize mo ngayon sa mga salitang na nababanggit mo, sa paraan ng pagsasalita mo, mukhang kailangan may baguhin ng Panginoon sa puso mo. Alam nyo, kayang gawin niya ni Jesus. Kasi mahal na mahal ka niya, higit sa salita, higit sa kaya pang i-express ng salita. Pero inalay niya yung buhay niya para sa'yo, para sa akin. Dito po sa moment na to, magbabago ang buhay niyo. Kung ang buhay po ninyo ay isusuko niyo sa ating Panginoong Hesukristo, at siya ang mamamalagi, mananahan sa inyong puso bilang inyong Diyos at tagapagligtas, may sandata kayo, may pangsalag kayo, may kalayaan kayo, at may pag-ibig na ibinibigay sa inyo, sapat para sa bawat umagang gigising kayo at bawat gabing hihimlay kayo sa inyong kama. Take that opportunity today, brothers and sisters. Let's close in prayer. Panginoong Diyos, napaka makapangyarihan mo, pero hindi ko maipinta kung paanong pinili mo pa kaming mahalin sa kabila ng aming karumihan, sa kabila ng aming mga kasalanan. We are really imperfect, O God. We have failed you many times, O God. But we thank you. We thank you that you have given your Son, your begotten Son, Jesus Christ, as a ransom for many of us. Pangtubos po sa aming mga kasalanan. Inalay mo ang iyong sariling buhay, O Diyos. Marami pong salamat. Sa mga taong nagdarasal kasama ko ngayon at hindi nyo pa kahit kailan natatanggap ang Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas, sabihin nyo ito mula sa kaibuturan ng iyong puso. Lord, sinusuko ko po ang buhay ko sa inyo. Alam kong kaya nyo akong baguhin, alam kong kaya nyong linisin yung mga words na lumalabas sa aking bibig. Panginoon, isinusuko ko ang aking sarili sa iyo. Ikaw ang aking Diyos at tagapagligtas. Manahan ka sa aking buhay. Mamuno ka sa aking mga desisyon. At tulungan mo kong maibahagi ang magandang balita. Hindi lamang sa aking sarili, sa aking pamilya, kundi sa lahat ng taong nakakasalamuha ko. O Diyos, gamitin mo po ako upang maging blessing sa iba sa pamamagitan ng aking pananalita. And Lord, that is our prayer, and we declare that our God has heard these prayers. Tulungan mo po kami, O Diyos, so that we can glorify you above all things. Maraming maraming salamat po. Lahat ito'y dinarasal namin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Mga kapatid, kung ito po ay naging blessing sa inyo, pwede po kayong makipag-usap sa aming Welcome Center volunteers. Makikita nyo po ang link dito sa ilalim, at meron po kayong pwedeng puntahan na mga rooms or Zoom rooms para po kayo ay ma-welcome dito sa CCF. Gayun din po, meron po kaming chat ministry na handa pong tumugon sa inyong mga tanong, sa inyong mga prayer requests. Kaya maging feel free to chat with us. Higit sa lahat po, meron kaming discussion questions na pwede nyong gamitin kapag nagdi-devotion na ho kayong pamilya. Abangan nyo po yan. At meron din tayong Sunday Fast Track.
Maraming maraming salamat po. At nag-iiwan ako sa inyo ng isang pinagpalang linggo sa inyong lahat. Mga kapatid, ito po ang discussion questions na makakatulong sa inyo kapag ho kayo ay nag-uusap-usap patungkol sa mensaheng narinig ninyo. Ang una pong tanong, anong mga hindi ka nais-nais na salita ang kailangan mong itigil? Halimbawa po yung pagmumura, pagsisinungaling, kalokohan o pagbibiro, pagchichismis o paninirang puri. Yan po yung mga dapat niyong tignan. Ikalawa po, anong nakakapagpatibay na mga salita ang mas higit mong kailangang sabihin? Halimbawa po ay yung pagpapalakas ng loob ng iba o encouragement, pagsasabi ng katotohanan na may pagmamahal, truth, in love, paghingi ng kapatawaran, asking for forgiveness, pananalangin or yung prayer, o yung pagbabahagi ng ebanghelyo or sharing the gospel. Ikatlong, huling tanong po, tanungin ang mga tao sa iyong pamilya o sa iyong small group kung paano ka magiging higit na pagpapala sa iba sa iyong mga salita. May the Lord bless your conversations po at sana po pagyamanin ng Panginoon ang inyong discussion. Magandang araw, CCF family. Ako po si Pastor Ikod De Leon from CCF Eastwood and also representing The Big Ministry. At kasama po natin ngayong linggo to si Paul De Vera sa ating Sunday Fast Track. Para sa una nating katanungan, ano ang maaari nating gawin upang hindi makapagsalita ng masama sa gitna ng matinding diskusyon at bugso ng damdamin? Thank you, Pastor Ikoy, sa question na yan. Alam mo, subok tayo dyan, di ba, Pix? Subok tayo dyan dahil sa mga retreat na ginagawa po namin nila Pastor Ikoy, nasusubok po yung aming pag-bridle ng amin pong mga salita. Kailangan matino pa rin kami kahit na under pressure. So ano pong susi dito? Isa po sa mga bagay na natutunan ko in that training is kailangan po yung R sa pray, yung kailangan i-resist natin yung first impulse natin. Pag alam mong ang unang lalabas sa iyong reaction out of impulse ay masama, pipigilan mo yun. Huwag ka muna magsalita, huwag ka muna magsabi ng kahit ano, tahimik ka muna. You post, you resist, tapos you ask. Lumapit ka sa Panginoon, sabi mo, Lord, hindi ko kaya ito mag-isa, tulungan mo ako. Diba? At pag ginabayan ka ng Panginoon, by the presence of the Holy Spirit, by the wisdom that God gives, bibigyan ka niya ng mga memory verse na maaalala mo, you yield to the direction. Ibig sabihin, kapag nireview ka ng Panginoon sa utak mo, huwag mong sabihin yan. Sumunod ka. Huwag yung sarili yung susundin, piliing sumunod sa leading ng Panginoon. Kasi laging yon ang mas tama. Salamat, Paul. Para sa susunod na katanungan, paano dapat mag-respond kung kami nakakarinig ng di magandang biro or chismis tungkol sa akin o sa ibang tao? Ang paalala ko sa ating mga kapatid, huwag tayong maging accomplice. Huwag tayong masasangkot sa ganitong uri ng kaguluhan. Kung nakarinig kayo ng hindi mas magandang biro, huwag na kayong dumagdag. Diba? Huwag niyo nang pagchismisan, huwag niyo nang balikan ng masamang salita, lalo na ngayon sa social media, diba? Ang sama nung sinabi sa akin, ang sama nung sinabi sa kandidato ko, itong panlalabang ko dito, hindi ho napapaganda ang mundo sa ganyang gawain. Higit sa lahat po, dapat tayo bilang tao, kailangan maging skeptic po tayo eh. Yung maghuhukay tayo para sa katotohanan. Maghuhukay tayo para dun sa ano ba talaga ang totoo. Kasi yun ang titindigan ko. Dun ako tatayo, dun ako maniniwala. Yun po ang comfort na meron tayo. Kapag sinearch natin yung truth, the truth will set us free. Jesus po, si Jesus po ang nagsabi niyan. Kaya mo, palagi niyo pong hahanapin ano ba yung totoo. Dahil sa katotohanan, lalaya tayo. And Paul, for the last question, paano kang masisimulan ang magandang habit ng pagiging encouraging and speaking the truth in love? Tamang-tama po, Pastor Ikoy. Yan po yung meat ng ating mensahe ngayong araw na ito. Sabi po sa 1 Thessalonians 5 verse 11, dapat palakasin natin yung loob ng isa't isa. Magtutulungan tayo sa pamamagitan ng pagpapalakas ng loob ng isa't isa. Paano natin ito pwedeng simulan? Ngayong linggo pong ito, i-challenge nyo yung inyong sarili. Na araw-araw, meron ho kayong i-encourage na isang tao. Isang tao lamang.
Kada araw, isang tao, isang the next day, ibang tao naman, i-encourage ninyo. Ibig sabihin, magsasabi kayo ng magandang bagay patungkol sa kanya? O hindi kaya, i-share nyo po yung isa sa mga verses sa inyong quiet time at i-uplift nyo po yung kanyang puso sa pamamagitan ng salita ng Diyos na binigay niya sa inyong personal study. Tingnan nyo po kung gaano magbabago ang inyong buhay ngayong linggong ito. Kung pagsisikapan po ninyong mag-encourage at tumulong sa iba. Mag-uumpisa po yan sa pag-oo nyo. Kung sa palagay nyo ito ay utos na binibigay sa inyo ng Diyos, oo tayo, sasabihin natin, Lord, kung utos yan, susunod ako. Doon nag-uumpisa. At lahat ng bagay na gagawin mo dadaan sa filter na yon. Sumusunod ba ako sa iyo, O Diyos? Ginagampanan ko ba yung sinasabi kong gagawin ko, O Diyos? Tulungan mo ako. And you will be able to do it. Because God gives grace to the humble. Magpakumbaba tayo at sabihin natin, Lord, kailangan kita para magawa itong imposibleng bagay na ito. Tingnan nyo, magiging reaksyon ng mga tao sa paligid ninyo pag nakita nila totoo ang Panginoong Hesukristo sa buhay mo. Maraming salamat po sa pagsagot sa aming mga katanungan. And that's it for our Sunday Fast Track. Maraming pong salamat. God bless. Thanks for watching. We would like to invite you to be a Christ-committed follower by being part of the movement as we honor God and obey His great commission. To find out if there's a CCF satellite near you, log on to www.ccf.org.ph/satellites. We also want to encourage you to join a small discipleship group where you can deepen your knowledge and love for Jesus and others. To sign up, log on to www.ccf.org.ph/discipleship group. All of CCF's video resources are available free of charge and are constantly being improved by our team. Would you consider supporting CCF through prayer and giving so more people can be blessed? You can give securely through our website at www.ccf.org.ph/give. For more videos like this, please subscribe to our channel. Thanks and God bless.